Noong nakaraang Miyerkules, sinimulan natin ang panahon ng Kwaresma sa pamamagitan ng paglalagay ng abo sa ating mga noo. At ito'y nagpapaalala sa atin na tayo ay nagmula sa abo at sa abo tayo rin ay babalik. At itong panahon ng Kwaresma ay isang panahon na binubuo ng 40 o 5 Sundays kung saan ating pagninilayan ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya masasabi natin na itong panahon ng Kwaresma ay isang paglalakbay. Lent is a journey. And like any journey, it might not always be easy to take. Kung minsan sa ating paglalakbay sa buhay, may mga nararanasan tayong sufferings or hardship. But then we remember that we have to continue our journey. Yung ating mga narinig na pagbasa ngayon ay masasabi nating makakatulong sa atin sa pangunawa natin sa ating paglalakbay. Dahil sa ngayong kapanahunan ng Kwaresma, tayo naglalakbay unang-una upang samahan natin ang Panginoon sa kanyang paghihirap at kamatayan. At ito rin ay may tuturing nating paglalakbay ng ating buhay, paglalakbay tungo sa pagpapakabanal. And our readings help us to understand more our journey. Alimbawa, yung unang pagbasa, narinig natin yung kwento tungkol sa aftermath ng great flood that happened during the time of Noah. During that time, bumaha, umulan ng 40 days and 40 nights. At napakatagal na panahon nun para sa paghihintay sa matapos yung ulan at baha. But what does that story teach us? It teaches us that in our journey, we have to learn to be patient. Kailangan nating magkaroon ng pasensya. Imagine niyo yung mga taong nasa loob ng arko. 40 sila naroroon. Ano kaya ang ginagawa nila sa 40 sa loob ng isang confined space? Nakakabagot, di ba? Naalala ninyo nung tayo ay nasa pandemic? Nung kasagsagan ng pandemic, para tayong nasa ark din. Nandun tayo lang sa ating bahay, nakakulong, hindi tayo makalabas. At yun, hindi lamang 40 days, tumagal ng taon. But we learn to be patient. We have to be patient. Dahil kung di ka magiging patient, talo ka, mababaliw ka, masisira ang ulo mo. So you had to be patient. And I believe that that is the significance of staying in that ark for 40 days and 40 nights. And you remember, sa scriptures, laging nababanggit yung 40 days, 40 nights. Yun nga sa arko. And then, si Moses, before he received the Ten Commandments from God, he spent 40 days and 40 nights in the mountain. Si Jesucristo, bago niya sinimulan yung ministry niya, he spent 40 days and 40 nights in the desert. Kaya the number 40 in scriptures speak to us about a great time of waiting. A great time of preparation. And during that time, we have to be patient because alam natin meron tayong hinihintay. We have a goal. We have a destination in our journey. Kaya during this journey, during this season of Lent, let us learn to be patient. During this time when we are journeying towards our holiness, let us be patient. We do not become saints overnight, but we work hard at it. We have to learn how to be patient. Secondly,
sa ating paglalakbay, in any journey, you will not always like what you encounter in your journey. Hindi lahat na makakasalubong mo o ma-experience mo, magugustuhan mo sa iyong journey. Halimbawa ulit, yung mga nandun sa arko ni Noah, hindi naman lahat sila gusto nila yung kasama nila. Halimbawa, yung aso, gusto ba niya ang pusa? Yung tupa, gusto ba niyang makasama ang leon? Hindi. But that is the reality in any journey. We will not like every person that we will encounter in our journey. But we have to remember that that person that we do not like is also a person journeying. That person we do not like is also struggling in his life, in his journey. Kaya ano yung kailangan natin sa ating paglalakbay? Understanding, compassion, mercy. We have to be merciful to people that we do not like in our journey. Kung minsan kasi, di ba, mas madali na siraan o imarites yung mga taong di natin gusto sa buhay. But always remember to look at them more positively. Never forget that like you, like us, yung mga taong yan na galit ka, na ayaw mo, nag-i-struggle din yan. They have their own struggles. And the world will, our journey will be a lot better if we will be more merciful to one another, if we will be more understanding to one another. Kaya sa susunod na pag may nakasalubong kayo na taong ayaw na ayaw nyo, imbis na sungitan ninyo, ipagdasal nyo. Dahil isipin ninyo, tulad nyo, tulad natin, naglalakbay din ang taong to. And thirdly, in any journey, we have to remember that we will not always be in control of everything. Na kahit anong plano ang gawin natin sa ating buhay, hindi natin makukontrol lahat. Mayroong mga bagay na hindi tayo makukontrol. Again, going back to the story in the ark, the people there, the animals there, were not in control of where the boat was going, how the boat was going to sail, how they were going to end their journey. But they had to accept the fact that they were on that journey at hindi lahat ng bagay makukontrol nila. Diba halimbawa, kahit sa iyong pag ikaw nagda-drive, kahit na ingat ka at ayaw mo kasing mabangga, mayroong makakabangga sa iyo. Hindi mo naman kasalanan. But it is not within your control. Anong gagawin mo? Magagalit ka? Magmumukmuk ba? But you just have to accept that there will be things in your life that you can never control. But always remember this. Even if we are not in control, God will always be in control of our life. Tulad nung bangka, nung arko, they were not in control. The people inside were not in control. But God was in control of them, protecting them, guiding them, and leading them to safety. In the gospel, we heard Jesus was being tempted by the devil. And yet the God in him took control and resisted all the temptations of the devil. Kaya in our journey, kahit alam nating hindi natin makukontrol ang lahat ng bagay, no matter how we plan, always remember that God will be in control. So these three things na dapat natin tanggapin sa ating paglalakbay. We have to be patient. We will not always like what we encounter or the people we see in our journey, and we will never be in control of everything no matter how we prepare. But since it is a journey, the important thing in any journey is to start and to never stop making those little steps. Sabi nga nila
the journey of a thousand miles begins with a single step. Kaya kung gusto nating maging banal, unti-unti, paisa-isang hakbang. Hindi naman tayo magiging magmumula sa buhay na makasalanan tapos bukas pagising natin, santo na agad tayo. Hindi. You will encounter difficulties. That's why you have to be patient. For example, yung mga taong nagkaroon na ng addiction, whether it be addiction to any substance or to cigarettes or to alcohol, kapag ginusto nilang magbago, hindi overnight nangyayari yan. They have to begin somehow. At kahit na nagbabago sila, minsan may mga tao nagsasabi na, ay, wala namang mangyayari dyan. I-discourage sila. And minsan, they will not be in control dahil magkakamali at magkakamali sila. But papaano ba sila naaalis sa kanilang addiction? By simply persevering, by simply continuing in their life. At ganun din sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Kung minsan kung tayo ay naging makasalanan at masyado nang nasanay sa ganung buhay na makasalanan, and we have that desire to change, to be holy, do not expect that the change will happen overnight. You have to be patient. Kasi ang tagal-tagal mo nang nasanay na maging makasalanan. Alimbawa, ang tagal mo nang nasanay na nagmumura. Ang tagal mo nang nasanay na nagmamarites. Tapos isang iglap, babaguhin mo. Hindi. It will not happen overnight. But you have to be patient. But simply go on. Kahit magkamali ka muli, simply take up the pieces again and continue your journey. May mga tao habang nagbabago ka, sisiraan ka pa, sabihin, ay, sa simula lang yan. Ningas kugol lang yan. Accept it, but continue your journey. At kung minsan, kahit na kinukontrol mo na yung sarili mo, ayaw mo na magmura, ayaw mo na manira ng ibang tao, minsan bilang may makakawalang salita na hindi maganda sa bibig mo, go on with your journey. Pick up the pieces again. Because that is what our journey is all about. Never stopping, persevering. And what would give us the strength and the inspiration to continue? The fact that our God is a God who is all merciful. He is a God who never gets tired of forgiving us. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga nagkukumpisal sa akin, kahit na gaano karami ang kasalanan mo, kahit na gaano kabigat yung kasalanan mo, never stop going back to God and asking for forgiveness. Kung bukas magkasala ka ulit, humingi ka ng tawad ulit sa Diyos. Dahil the worst thing that could happen is when you stop asking God's forgiveness. Yun ang wala na talaga mangyari. But when we continue going to God, accepting our sinfulness in all humility and asking for His forgiveness, I'm sure na pasasaan din balang araw yung inaasam nating kabanalan, mararating natin niyan. So be patient and learn to live with people who may not like what you're doing. And always remember, you may not be in control, but always remember, our God is in control and He is always merciful, especially to people who never stop asking for His love and forgiveness. Please all stand.